getting worse every day. Pasama na ng pasama ang mundong ito. Kaya kailangan na po na this is the time to start raising a godly family. Kung may mga pagkukulang, may mga gusot sa isang pamilya, kailangan ayusin na ngayon din. Amen? Hindi po, ang Diyos, alam niya na may limitasyon ang ating kakayanan. No? Pero kapag inilalapit natin sa Diyos ang ating mga problema, tutulungan tayo na aayusin ang bawat problema sa ating pamilya. Lagi ko pong sinasabi, hindi po ako exempted. Kaming mag-asawa, marami din pagtatalo, marami rin hindi pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga, kung ang sino man ang mas matatag sa pananampalataya, siya yung magpupumpisa na mag-aayos. Ang mahalaga po, pupunta tayo sa puntos na maaayos natin ang bawat problema. Kasi kung hindi natin aayusin, hahayaan na lang natin, hahantong po yan sa paghihiwalayan. And how to raise a godly family? Principle number one. We have three principles po nating pag-aaralan. Godly families begin with godly marriages. No? Ang godly family mag-i-start po sa godly marriages. Ibig sabihin, yung pag-aasawa, yung mag-asawang may takot sa Diyos at may pagsunod sa Diyos. It was God who created marriage. God is for family and God is for you. God is not against us. Kaya alalahanin po natin. At it is clear throughout the scripture that it is God's desire to extend His family. Kaya po, nag-umpisa ang pamilya sa isang marriage, no? Sa isang pag-aasawa. It is a God covenant. It is a God idea. Hindi po ito idea lang ng tao. Banal po ang pag-aasawa. It was not just a good idea, but the permanency of such a covenant. Gusto ng Diyos permanent po ang pag-aasawa. Amen. Hindi po na pag-ayaw mo na, iiwanan mo na at maghahanap na naman ng iba. Hindi po ito ang gusto ng Diyos na disenyo ng pag-aasawahan. Ang sabi niya pa, titingnan po natin, doon sa Genesis chapter 2 verse 24, tingnan natin, balik mo Brad, makita mo natin dito yung napakagandang disenyo ng this is why a man leaves his father and mother and becomes attached to his wife and they become one flesh. No, nakita natin doon na pinagsama na kapag ang isang lalaki, isang babae ay umabot na dun sa silang dalawa, umabot na dun sa puntos na mag-uusap na sila na ikakasal, iiwanan nilang pareho yung magulang nila. Ito po yung pag-aasawa at magsasama sila bilang iisa. Kaya ang asawa natin, kaisa na po natin. Hindi natin kaaway, hindi natin kalaban. No? Hindi tayo hati, kundi magkaisa ang sabi ng Panginoon. No? At therefore, husband and wife must model godliness. Paano tayo magre-raise up ng godly family? Ang una po, kailangan mag-model tayo ng godliness sa ating pamilya, sa ating mga anak, lalo na. In order to raise godly children, parents must model godliness. Children open na model the character of their parents. Ito po ang tingnan ko natin. Kung ano ang nakikita ng mga anak sa magulang, yun na po ang naipapamuhay nila. Kaya mahalaga po sa ating mga magulang kung ano yung mga binibitawan nating salita, kung ano yung mga ginagawa natin sapagkat nakamasid po sa atin ang ating mga anak. Kapag ang isang mag-asawa ay hindi pare-pareho, ay hindi laging magkasundo, nakikita. Pag laging nag-aaway, nakikita yan ng mga anak. Dala-dala nila yan. Pagdating na sila man ay magbubuo ng pamilya, normal lang sa kanila yung mag-aaway. Kaya tayo po yung mag-model ng isang pamilyang maka-Diyos. Amen? At how? Let us see what Paul has told to the Christians. Ang sabi ni Apostle Pablo, therefore, sa Ephesians chapter 1 verse chapter 5 verse 1 and 2, therefore, sabi ni Apostle Paul, be imitators of God as beloved children and walk in love. Tingnan natin, bigla natin nandiyan ito, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself for us, an offering and a sacrifice
to God as a fragrant aroma. Ibig sabihin, walk in love. Ito yung gusto niya para magkaroon tayo ng godly family, mamuhay tayo ng may pag-ibig. How to model godliness? Ito yung mag-asawa na gusto ng Diyos, no? Mag-asawang may pagmamahalan, mag-asawang may respetuhan, amen? Mag-asawang may pag-uunawaan, hindi pag-aaway-awayan, mag-asawang may pagtutulungan, mag-asawang may pagbibigayan, at mag-asawang may pagmamalasakitan. Lahat po ng an na magaganda, hindi po an-an, no? Ang mamuhay sa isang pamilya, at ito po yung godly family. At merong pagsamba sa Diyos. Ito po yung godly family. Kaya po kailangan maghari ang respetuhan, pagmamahalan sa isang pamilya. Kasi kapag nawala na yung pagmamahal, wala na yung respetuhan sa bawat isa, wasak ang kahihinatnan ng isang pamilya. Hindi na po natin kailangan isa-isahin pa yan dahil naunawaan na natin na ito yung godliness na gusto ng Diyos sa isang pamilya. And bilang mga magulang, it is our responsibility as parents to raise children who are Christ disciples. Tayo naman bilang magulang, obligasyon natin. Obligatory ito, hindi option lang na magpalaki tayo ng mga bata na maka-Jews din, na magiging disciples ng ating Panginoong Jesus. Obligasyon po natin, hindi obligasyon ng iba. Kaya yung iba sasabihin, kasi yun ang natutunan sa school. Hindi po, una muna sa loob ng bahay, turuan natin ang ating mga anak. Dahil kung anong nakikita nila sa bahay, magmamanifest yan kapag nasa labas sila. Kapag ang mga magulang nakikita niya na nandun yung may hindi pagkakaunawaan, nandun yung nagpaparayahan o nag-uunawaan, ikakalaki, hindi man sila nagsasalita ang mga bata, nakatitig, nag-o-observe yan. Alam niyo ba yun? Nakikita niyo ba sa inyong mga anak? Na kapag kayo'y masaya-masaya rin ang mga bata, na kapag kayo'y malungkot, malungkot din ang mga anak. Kaya mahalaga po na tayo yung mag-raise up ng Christ Disciples Children. Principle number 2, how to raise up a godly family. Raising godly children is a parent's mandate and responsibility. No? Kanina sinabi na natin, children are gifts of God to families. Ito'y regalo ng Diyos. Ang mga bata'y regalo ng Diyos sa isang pamilya. They are heritage from the Lord, offspring and reward from Him. Kaya napakapalad ang mag-asawa na may mga anak. Napakarami pong mag-asawahan na naghahangad na magkaanak, pero hindi po nila nagagawa. Kaya ang ginagawa po nila, pumupunta sa ibang bansa at nagbabayad sila ng, alam niyo ba yung surrogative mother, yung uupa sila ng magbubuntis, yung sperm ng lalaki at babae, nangyari na po yun sa atin. Marami na po yung mga mayayaman. Dadalhin sa States o sa Russia. Titingin sila doon ng magagandang mga babae at doon itatanim yung sperm ng lalaki at hihintayin na umabot ng 9 months bago maipanganak at saka nila kukunin. No? At babayaran nila 8 million pesos ang isang bata. Kaya, pero palagi ko hindi yun yung perfect will ng pagre-reproduce o procreation ng gusto ng Diyos sa pagkaroon ng anak, no? Minsan naitanong mo sa Panginoon, are they godly, Lord? Kasi hindi yun yung aparaanan mo na magkaanak, no? Itatanim yung sperm mo, ninyong mag-asawa, dadalhin, tapos sasabihin nila tatlo ang DNA ng batang yun. Pero mapalad tayo sapagkat hindi tayo nagdaan ng prosesong yun at meron tayong mga anak. So, kailangan po ang ating mga anak, palakihin natin ng maayos at may banal na pagkatakot sa Diyos. And the second purpose for marriage is reproducing a godly heritage. No? Yung magre-reproduce tayo ng susunod na henerasyon na maka-Diyos.
upang mapaglabanan, mapagtagumpayan ang katiwalian at kasamaan sa mundo ito sapagkat silang maghahasik. Hindi maghahasik ng laging, kundi maghahasik ng kabutihan. Amen? Maghahasik ng pananampalataya sa Diyos. Maghahasik ng pag-ibig. Amen! Tama po yun. Kaya kailangan po yun ang gawin natin. And how do we raise godly children? No? At sinabi natin kanina, para makapag-raise up tayo ng godly children, maging model tayo ng mga magulang. So, number one po na gawin natin, children, be guided and nurtured with love. Mahalaga po ito. Bilang mga magulang na katulad ko, kailangan maliit pa lang yung bata, nararamdaman na na mahal mo siya. No? At pinapalaki natin ng maayos kapag nakita natin, nakita ng anak, na yung pagpapalaki natin sa mga anak natin ay nandun yung bang sa pag-ibig, nakita nila yung pag-ibig ng mga magulang, nakatanim na yan sa kanilang mga puso. At makikita mo paglaki nila, sila man ay mapagmahal din sa iba. Pero kung puno-puno ng galit ang mga magulang, magmamanifest din yan sa mga anak. Kaya tayong mga anak, mga magulang, kailangan maging maingat tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak. Huwag lagi nating idinidiin sa kanila yung pagkakamali nila. Na ikaw ganito, ganyan, ganyan, no? Kasi kung ano yung dinideklara natin, life and death is in the power of the tongue. Kaya pag nagdeklara tayo ng negative, ganyan ka na, hindi ka na magbabago, hindi na nga magbabago yung ating anak. Bobo ka noon hanggang ngayon, ay magiging bobo nga yung ating anak. Pero dideklara natin na matalino ka anak. Naalala ko po yung anak ko na panganay. Dahil iba ang lalaki, no? Nung college na siya, nung pag-graduate na delay siya ng one sem dahil binitin-bitin ng professor. Nawawalan na siya ng pag-asa. Sabi niya, ma, para bang hindi siya magaling. Parang mas magaling yung kapatid niyang babae. So sabi ko naman, anak, hindi kaya mo yan. Magaling ka, matalino ka. Nakikita ko sa iyo, magaling ka.